In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. My dear brothers and sisters, in honor of our patron saint, Saint Martin de Porres, let us greet one another, Happy Fiesta. My dear brothers and sisters, let us first acknowledge our sinfulness and ask the Lord for pardon and strength. Together we say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, and in what I have done, and in what I have failed to do, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, Ever-Virgin, all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, to pray for me, to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Glory to God in the highest.
mighty and merciful God, graciously keep from us all adversity, so that unhindered in mind and body alike, we may pursue in freedom of heart the things that are yours. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please all be seated. A reading from the second book of Maccabees. It happened that seven brothers with their mother were arrested and tortured with whips and scourges by the king to force them to eat pork in violation of God's law. One of the brothers, speaking for the others, said, "What do you expect to achieve by questioning us? We are ready to die rather than transgress the laws of our ancestors." At the point of death, the second brother said, "You are Carspian. You are depriving us of his present life. But the king of the world will raise us up to live again forever. It is for his laws that we are dying." After him, the third suffered their cruel sport. He put out his tongue at once when told to do so, and bravely held out his hands as he spoke these noble words: "It was from heaven that I received this. For the sake of the laws, I disdain them. From him I hope to receive them again." Even the king and his attendants marveled at the young man's courage, because he regarded his suffering as nothing. After he had died, they tortured and maltreated the fourth brother in the same way. When he was near death, he said, "It is my choice to die at the hands of men with the God-given hope of being restored to life by him. But for you, there will be no resurrection to life." The word of the Lord. Thanks be to God. Lord, when your glory appears, my joy will be full. Lord, when your glory appears, my joy will be full. Hear, O Lord, and just soon, attend to my outcry. Hearken to my prayer.
shall behold your face. On waking, I shall be content in your presence. Lord, in your glory appear, I adore you. Lord, in your glory appear, I adore you. A reading from the second letter of Paul to the Thessalonians. May our Lord Jesus Christ himself, may God our Father, who loved us and in his mercy, give us eternal consolation and hope. Console your hearts and strengthen them for every good work and word. For the rest, brothers, pray for us that the word of the Lord may make progress and be hailed by many others, even as it has been by you. Pray that we may be delivered from confused and evil men, for not everyone has faith. The Lord, however, keeps faith. He it is who will strengthen you and guard you against the evil one. In the Lord, we are confident that you are doing and will continue to whatever we enjoin. May the Lord rule your hearts in the love of God and the constancy of Christ. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all stand. Some Sadducees, those who deny that there is a resurrection, came forward and put this question to Jesus, saying, "Teacher, Moses wrote for us, if someone's brother dies, leaving a wife but not child, his brother must take the wife and raise up descendants for his brother. Now, there were seven brothers. The first married a woman but dies childless. Then the second and the third married her, and likewise all of the seven died childless. Finally, the woman who also died. Now, at the resurrection, whose wife will that woman be?
for all seven had been married to her. Jesus said to them, "The children of this age marry and remarry, but those who are deemed worthy to attain to the coming age and to the resurrection of the dead, neither marry nor are given in marriage. They can no longer die, for they are like angels, and they are the children of God, because they are the ones who will rise. That the dead will rise, even Moses made known in the passage about the bush, when he called out, 'Lord, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob,' and he is not God of the dead, but of the living, for to him all are alive." My dear friends, the gospel of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear brothers and sisters, our gospel started with a silly question of the Sadducees. Silly question. This is silly. It is a silly question because of the ignorance of the topic, about a certain topic. Who are these Sadducees? These Sadducees do not believe that there is no resurrection of the dead. They are a sect in a Jewish tradition who do not believe that there is the resurrection of the dead. As what Jesus is teaching the people, that after this life, there will be a resurrection. So they posted a question to Jesus. Kung merong pitong magkakapatid, o merong pitong magkakapatid, isa, yung panganay ay nag-asawa. And then, yung lalaking ito ay namatay ng walang anak. Sabi ni Moses, ayon sa turo ni Moses, yung second brother, ang siyang hahalili na pakasalan yung babae, nang sa gayon ay magkaroon ng anak. Ngayon, merong pitong magkakapatid. Namatay lahat matapos maging asawa yung babaeng iyon. At walang naibigay na anak. Delikadong babae yun, ano? Ngayon, ang tanong ng mga Saduceo, this is the silly question. Sino ngayon, kung merong resurrection of the dead, sino ngayon ang kikilalaning asawa noong babae sa langit? Since itong pitong magkakapatid na ito ay kinasal sa kanya, doon sa babae. Ay tinuruan sila ng Panginoon tungkol dito. At mamaya ay tatalakayin ko ang turo ng ating Panginoon. So, the silly question or argument of the Sadducees is called the law of levirate. Yun, kapag ka ang panganay ay hindi nagkaroon ng anak sa kanyang asawa. Yun nga, katulad ng pinento ko, ang tawag po doon ay the argument of law of levirate. Therefore, my dear brothers and sisters, the issue of the gospel is about the resurrection of the dead. It's about heaven. Heaven and resurrection of the dead. Now,
or the life everlasting. Now, let me ask you a question. What does heaven look like? What does heaven look like? Ano nga kaya ang itsura ng langit? O ano na kaya ang makikita? Paano ba natin makikita ang langit? What is your idea of heaven? Sabi nila, halimbawa, yung mga walang tahanan. Ha? Huh? Wala akong tahanan ngayon dito sa sangkalupaan. Di bale, pagdating ko, pag nakarating ako ng langit, malapalasyo ang aking tahanan. Kaya nga, para sa mga walang tahanan, ang langit ay waring isang palasyo. Para naman sa mga nagugutom kaya, ang langit ay waring isang salsalo na napakaraming pagkain, parang piyestahan. Daming handa ni Father Jesse. Fiesta eh. Ganun ba ang langit para sa mga nagugutom? At para sa mga naliligalig sa buhay, ano kaya ang langit? Para sa mga naliligalig sa buhay, ang langit, ito ay isang lugar na kung saan ay napaka-mapayapa. Isang maaliwalas na lugar. Ganito kaya ang langit? Eh paano kaya yung mga drug addict? Ang langit kaya ay punong-puno ng shabu. Isang shabu lang ang langit, heaven. Paano kaya yung mga manyakis? Nay, naku, ang langit siguro na punong-puno ng mga sexing babae. Ganun kaya? Marahil, o maaari namang para sa iyo langit, pero para sa iba ay impyerno. Halimbawa sa mga kabataan, no? Sa mga kabataan, kasi medyo expert ako sa mga kabataan eh, no? Merong mga kabataan na yung tinatawag na emo, alam niyo yung emo? Yung mga imutero at imutera, yung bang gusto yung nasa kabilaan, no? Na ayaw makikihay libido sa iba at lagi naka... Yung parang ayaw nila makikihay libido. Eh paano kung nasa langit kaya siya? Maraming tao, baka impyerno sa kanya ang langit. Bakit? Dahil marami doon siyang makakasama, mga angel, mga tao ring namatay. Kaya maaari na para sa iyo, ang langit ay isang langit, pero sa iba, katulad ng mga imutero at imutera na ang gusto'y laging solo, ay impyerno sa kanila, ang langit. What is heaven look like? Another question that I would like to ask is, what is life after death look like? Since these are the topics of the gospel, the argument of the Sadducees, all I want to do is to ask you these two questions. What is heaven look like? And the other question is, what is life after death look like? Ano kaya ang itsura? Ano kaya ang sitwasyon natin sa kabilang buhay o sa matapos ang buhay natin sa daigdig? Sa kabilang buhay kaya, ano kaya ang age natin? Ano kaya ang edad natin? Bakit mo naman natanong yan, Father? Eh halimbawa,
namatay ka ng pagkaanda-anda, mga 90 years old. Yung bang kulubot ang iyong mga bala. Pagkatapos ikay kubang-kuba na. Ganun kaya ang itsura natin? O ang itsura mo kung mamamatay ka ng 90 years old, ganun din kaya ang itsura mo sa kabilang buhay? E paano kung namatay ka ng bata? Bata ka pa rin ba sa kabilang buhay? Halimbawa, si San Martin de Porres, may team. Pagpapaya siya namatay, buitin pa rin siya. All my life on earth, nagpapapayasok ako. Nagpapaturo ako ng metatayon. Metatayon na ba yun? Aglutatayon. Talagang todo effort ko para pumuti ako. And then pagdating sa langit, may team na naman ako. O pagdating sa kabilang buhay, may team na naman ako. O kaya halimbawa, ako ay, ewan ko, hindi ko makita, malabo mata ko eh, no? O kaya naman ako ay lalaki ako, pero gusto kong maging babae. Ibig sabihin, bading ako. Pagdating kaya sa kabilang buhay, bading din kaya ako. Ngayon, kung lalaki ako sa kabilang buhay, ay leche! Wisit na buhay ito! Gusto ko nga maging babae eh. Pagkatapos balik lalaki ako. Mukhang ako ang nagtatanong ng mga silly questions. So, these are the questions about the question, what is life after death look like? And what is heaven look like? You know, my dear brothers and sisters, the problem with us is that we have wrong illustrations about soul, wrong illustrations about life after death, or even wrong illustrations about demons and spiritual beings. Kung minsan nabubuo ito sa kaisipan natin, mga maling pag-iisip tungkol sa mga bagay-bagay na makalangit o matapos o sa kabilang buhay. Wrong illustrations, yun ang problema natin. Halimbawa, katatapos lamang ng Todos los Santos at Araw ng Mga Patay, who among you put the favorite foods of the dead beside his nicho? Diba, sabi ko, minsan ay pumunta ako na ng bahay lang na ng parang tawag dito musileyo. Nagpunta ako ng long time ago, nagpunta ako. Pagkatapos, may nakita ko pagkain bagong ano eh, bago. Kumuha akong puto. Father! Sa patayan! Bakit naman ba yung pagkain ng patay? Bakit meron kang pagkain? Father, favorito ko kasi yan. Noong lumako, makakain kaya niya yan? O ang langgang makakain niya? Kailangan pa ba ng kaluluwa ang mga pagkain na yan? Sino sa inyo ang naglagay? Kainin niyo na. Sayang, maraming naguguto. Another rock illustration is kapag kayong mga patay, naka-attend din ako ng isang funeral, yung ililibing na. So, syempre, sa ngayon, mga kapanahon na ngayon, merong mga pakulo ang mga funeral parlor. No?
isang pakulo ng mga funeral parlor para sila sa kanilang funeraria, para sa kanilang kumuha, ano? Nagbibigay ng lobo, libreng, ano, ng mineral water, meron pang libreng bidjoke, para sa kanilang kumuha. Ngayon, nung mga una-una pa lamang na nauuso yung bang paglalagay ng lobong puti, minsan nakasama ako sa paglilibing, no? So, sabi nung coordinator ng funeraria, o ayan po, habang pong inilulubog ang patay, unti-unti niyo naman po tatakawalan ang mga lobo bilang tanda na ang mga lobo'y umaakyat sa langit, ang kaluluwa ng yumao ay iniaakyat din sa langit. Di ganyan mo. Di inilipad na. Maya-maya, yung asawa nung namatay, naghagol-gol. Nagtinginan yung mga tao. Bakit kumiyak, kumiyak? Asawa ko, hindi mapupunta sa langit. Bakit? Bakit mo nasabi? Yung labo, sumapit sa puna. Totoo. Frustrations. Another example. Anong itsura ng demonyo? O, ba't ganyan ang tingin niyo sa akin? Anong itsura ng demonyo? Sige nga, ikaw, Totoy. Anong itsura ng demonyo? Ha? Mayroong sumay. Pagkatapos, ano pa? Maitim. Tapos, ano pa? May buntog. Ano mo? May picture kayo ni Father Jesse. Hindi, biro lang. Biro lang. Nagtatanong lang ako bakit. Bakit may sumay? May buntot. Bakit nakakatakot ang mukha? Mabangis ang mukha. Boy, Kim, ikaw tawa ka ng tawa. Lagi naman kayong magka-picture ni Father Jess sa Facebook. Linggo-linggo po yan. Umay na ako. Magkamukha na kayo. So, ganun. Anong itsura? Mukhang hayop. Mabangis na hayop. Yun ang itsura ng demonyo. Wari isang mabangis na hayo. Bakit? Sapagkat hindi ugaling tao. Hahayop kayo. Kaya halimbawa, nirape ko yung isang babae. Nirape ko. Ano sinasabi sa akin? Hayop ka! Hayop ka! Bakit mo ako nirap? Hayop ka! Bakit? Hindi ugaling tao eh. Ugaling hayo. Kaya natatawag tayong demonyo. It is not because of our looks, but because of our attitudes. So these are all the wrong illustrations we have today. At yun ang mali. But then, Jesus explained in the Gospel about the resurrection. Jesus explained in the Gospel all about the life after death. That number one, sabi ng ating Panginoon, we are all like angels. And what are these angels? They are pure spirits. They are all eternal, serving for the glory of God. Sabi, sa buhay, sa kabilang buhay, lalo digit sa langit, spirito tayo. It does not matter how you look like after this life on earth. It doesn't matter because we are all spirit and all eternal. And what we are doing
in front of the Lord is that we are serving the Lord with a grateful spirit. So this is the first thing that Jesus taught us about heaven, about life after death. The second, Jesus taught us life after death is like we are all brothers and sisters. Meaning to say, we are all children of God. And what are the, bilang mga magkakapatid, ano nga ba ang ginagawa natin? Eh di ba bilang mga magkakapatid, we are expected na tayo ay nagtutulungan, na tayo ay nagmamahalan, na tayo ay may malasakit sa bawat isa, na inaalagaan natin ang bawat isa. Ito ang pagiging mga anak ng Diyos. Ito ang pagiging magkakapatid kay Kristo. Nagtutulungan, nagmamahalan. And third, in the Gospel, sabi, God is not a God of the dead, but of the living. For to Him, we are all alive. Masigla! Buhay tayo! Hindi pa patay-patay! So, we can summarize heaven and life after death into one word, my dear brothers and sisters. Ito lang ang tatandaan ninyo. Kalimutan nyo na ang aking mga kwento. Kalimutan nyo na ang lahat ng sinabi ko. But this word, this one word, is the summation of heaven and life after death. And what is this word? Heaven and life after death can be summarized into a relationship.